Alam mo kung anong masakit. Inalagaan mo ng isang tao. Talikod mo. Mareklamo. Hindi mo lang nakikita. Ina-appreciate ako. Wala. Kahit nung ngayon nalagaan ko si mama dito, balik-balik ako sa ospital. Noong 2013 yan. Doon ako natutulog. Nauwi lang ko sa bahay. Mapalit, tinitingnan ko mga anak ko at naluto ako. Nandoon si Alec. Pagkatapos, tapos, punta naman ako doon. Nagbisita rin yung isa kong kapatid. Tapos, umalis din. Kasi may trabaho siya. Hindi ako inappreciate, pero wala akong sinabi. Tapos ito si Papa, kahit nasa remission ako, dapat nga mag-relax ako. Wala akong dapat intindihin, sarili ko lang. Hindi ako ina-appreciate. Siguro kung ibang anak niya mag-alaga sa kanya, i-appreciate niya. Pero ako hindi. Hindi niya ako ina-appreciate. Para bang may galit sa akin na hindi ko maintindihan. Hindi ko sinisiraan si Papa. Sinasabi ko lang sakit ng loob ko. Pero yung nandun ako kay ate kasi may sakit ako. Wala akong matulugan sa bahay kasi yung ang kwarto ko maraming manggamit doon. Kasi hindi ko naman expect na magkakasakit ako. Kaya doon muna ako tumuloy. Nung alagaan siya ni Nini, ni Edith, nasa G, masaya si Papa. Appreciate niya. Pero ako hindi. Hindi ko naramdaman na appreciate niya. Hindi nakikita. Siguro kung ibang tao mag-alaga sa kanya, i-appreciate niya. Pero ako hindi ko naramdaman ina-appreciate ako. Yung pagkamatay ni Mama, ako ang sinisi. Kakasalaran ko daw kung bakit namatay si Mama. At dinideserve ko daw na magkasakit ako. At kulang pa yun. Siguro kailangan mamatay ako para nakabayad ako kung anong magkasalanan ko. Kasi kasalanan ko doon na namatay si Mama. Naglagaan ko na dito, pabalik-balik kayo sa ospital. Doon ko na natutulog. Kung ilang linggo si Mama doon, nandun din ako. Tapos dito sa, nang inuwi na si Mama sa bahay, nagpuyat din ako. Pero hindi na appreciate.
kanina, dinalan ko si Papa ng breakfast niya. Yun. May nakita ko naman. Sabi niya, ibabalik niya na daw yung diet niya para lumakas siya. Yun. May kape, may kanin at may crackers. Kasi nangihina daw siya. Parinig ng parinig sa akin, nangihina siya. Yung mga ano yung pagkain na binibigay ko, hindi daw siya nalakas. Mahina siya, kaunti lang binibigay ko. Laging reklamo. Paano kung makarating yun sa iba? Masabi ginugutom ko? At kung sakaling may nangyari sa kanya, masabi ginugutom ko kaya nawala si Papa? Ako na naman ang sisisihin. Tulad noon, ako ang sinisi. Tulad noon nang namatay si Mama. Sinisi na gusto ko nang patayin si Mama. Ako lahat. Sinisi. Nagkaisahan ako. Kaya ngayon, hospital ko noon, sa sobra kong depression, sa sobra kong stress, nandun pa ako, na hospital na ako. Dahil hindi ko na makayanan mong ginagawa sa akin. Pero wala silang narinig sa akin. Yan ang problema eh. Pag wala kang kibo, aabusuhin ka. Dahil sakalang wala akong pera, naapak-apakan, hihilahin ka pa baba, nadapa ka na hihilahin ka. Hihilahin ka pa. Kaya daw ako nagkasakit kasi dinideserve ko. Nagkasakit ako dahil sa depression ko. Simula lang dumating ako dito sa Canada. Nagkaroon ako ng sobrang depression. Siguro kailangan na isa-isahin ko kung bakit. Kaya ako nagkasakit. Lalo na sinisisi ko ang sarili ko. Bakit hinayaan ko ang ibang tao na abusuhin ako? Bakit hindi ako lumaban? Bakit hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko? Iyon ang sinisisi ko ang sarili ko. Bakit hindi ako lumaban sa mga taong nang abuso sa akin? Napakapakan ako. Linait ako. Diniscourage ako. Inayaan ko lang na maliitin ako. Ilang taon ako nag-suffer. Kaya ako nagkasakit. Nasa remission ako. 5 taon bago ko malalaman na cancer-free na ako. Yung bagang, ano baga, na yung nakasagit ako, hindi ako pinaniwalaan na may sakit ako. Mukhalo nag-arte lang ako. Dahil kailangan ko ng atensyon. Kaya wala akong nakuhang moral support. Hindi ako pinaniwalaan na may sakit ako. Kasi kahit ako nag-chemo, hindi ako nagpapakita na mahina ako. Hindi ako nagpapakita may sakit ako.
napunta ako dun sa bahay pag nakatapos ang chemo ko, nalampasan ko na yung sakit na pigdan, yung dinaanan ko ang side effects ng chemo. Nalampasan ko yun bago ako nabisita doon sa dating bahay. Hindi ko nakita na pinagduduhan pa ang ano ko, ang sakit ko. Nakalbo na nga ako, pero wala akong naniwala sa akin na may sakit ako. Kahit nga si Ali, hindi naniwala sa akin. Natawag ako noon para may kausap. Wala. Pero pinulakas ko ang sarili ko. Kahit walang naniwala sa akin na may carcinoma, ovarian cancer, stage 4 ako. Dahil kung mayroon na akong stage 4 cancer, sana patay na ako. Kailangan pa ba na patunayan ko na mayroon akong sakit kung patay na ako? Dapat nga laging masaya sa akin kasi nabigyan ako ng chance na mabuhay. Pero hindi ako pinaniwalaan. Kailangan pa ng proof galing sa ospital, galing sa doktor bago ako paniniwalaan na meron akong sakit. Hindi ko naramdaman yung moral support. Dahilan kaya ako nagkasakit dahil sobrang depression ko. Simula nang dumating ako dito sa Canada, hindi ako naging masaya. Yung mga expectation ko noon na nasa Pilipinas ako, hindi nangyari. Kaya nag-self-pity ako. Kasi nung bata pa ako, lumaki ako sa abused family. Kaya naka-register na sa utak ko. Nasigawan ka lang, hindi ka nalang makibo. Patakutin ka, hindi ka nalang nakibo. Takot na takot ka. Anim na taon, lumaki ako sa abused family. Kung hindi ako nagkasakit ng ganito, hindi ko malaman mga nangyayari sa buhay ko. Dati sinisisi ko ang sarili ko. Oo, minsan naiisip ko, bakit hindi ako lumaban? Bakit hindi ko kaya ipagtanggol ang sarili ko? Dahil nadala sa takot. Siyempre, paglulumaki ka sa takot. At yung lahat ng mali mo, yung lahat ng gagawin mo, magkamali ka lang, sisigawan ka, mumurahin ka. Siyempre, paglumaki ka ng ganun, nasa utak mo na yun. Pero ngayon, alam ko na mga nangyari sa buhay ko.
Ang hirap pala, yung kapag nagkapi, I mean, kapag nagpakita ka ng, yung, takot ka, yung may respeto ka sa yung, ano, kapwa, aabusuhin ka, aapak-apakan ka, kung ano nang sinasalita sa'yo, kung ano nang tinatawag sa'yo, nakatikom lang ang bibig mo. Dahil nagpapakumbaba ka, iyon ang dahilan kung bakit ako inabuso. Kung kailan na hindi ka umiimik, kung anong itatawag-tawag, tatawagin ka kung ano-ano, walang respeto. Kasi kayang-kaya ka, kaya-kaya kang bulihin, sipa-sipain. Kailangan pala sa isang tao marunong ipagtanggol ang sarili. Para hindi ka ibulihin, hindi ka apihin. Dinasalitaan ka ng masasama, ikaw pa nagpapakumbaba. Maski alam mong mali sila sa pagtrato sa iyo, pero nagpapakumbaba ka. Mali pala yun. Dapat ipagtanggol ang sarili. Hindi yung kung ano nang itatawag sa iyo, hayaan mo lang. Kaya kinakaya-kaya ng apak-apakan ka. Siguro kung may merong mayroong ibang mag-alaga kay Papa, i-appreciate niya yun. Yung caregiver na mapunta dito, alagaan siya, pakainin siya, i-appreciate niya yun. Dahil ako, hindi ako ina-appreciate. May nakakarinig pa ako na hindi maganda. Tapos ipagkikwento pa sa iba. Ay paano kung nakwentuhan ng iba na misinterpret yun? Masabi, inapi ko siya. Minaltrato ko siya. Ganun ang mangyayari. Tapos palipat-lipat na nakuwento dito, nakuwento dyan, nakuwento dyan, nakuwento dyan. Pagkatapos, pagdating ng araw, ako sisisihin na minaltrato ko si Papa. Hindi ko pinakain ng maayos. Parang nga, hindi siya nag-iisa sa kwarto niya. Sinasamahan ko siyang kumain doon. Minsan dinadala ko ng pagkain ko doon. Doon ako nakain. Para hindi siya nag-iisa. Pero hindi pala ko na-appreciate. Manood siya ng TV. Nandoon ako para samahan siya na hindi siya nag-iisa. Pero hindi ako na-appreciate. Pagtalikod ko, nakwento sa iba na parang inaapi ko siya. Paano kung makarating sa iba, makwentuhan niya, pasa-pasa-pasa na ganyan, magdating ng araw, yun, hiusga sa akin na minaltrato ko si Papa. Kaya ganito ang nangyari kay Papa dahil hindi ko mo pinapakain. Ako pag ngayon na nalabas ng pasama, tulad nung kay Mama. Na kaya daw ako deserve ko daw na ako nagkasakit. Yun, nagkasakit ako ng cancer. Deserve ko dahil, kung hindi dahil sa akin, buhay pa si Mama. Gusto ko lang ipaalam, si Mama may lung cancer stage 4 at may brain cancer, apat na cancer cell nasa utak ni Mama at kumalat na sa organs niya, sa organs niya.
At sumuko na si mama. Sabi ni mama, kung mawala siya, magiging masaya ng lahat. Matatahimik na. Open book naman sa lahat ng pamilya namin, magulo. Walang katahimikan. Pero ano nangyari? Mas lalong lumala. Ngayon lang naman ako umiyak. Dahil ayokong umiyak talaga. Dahil ayokong ma-stress. Dahil bawal na bawal sa akin ma-stress. Pero siyempre hindi mo mapigilan eh. Na yung ginagawa mo ng lahat. Pero hindi ka appreciate. Pagtalikod mo, may masasabi laban sa'yo. Paano ko na ma-interpret yun ng iba? Ipapabawal ng asin, bawal ng sobrang asukal, iyon ang hinahanap-hanap niya. Kahit kalagyan mo din kaunting asin, gusto niya marami. O ngayon, kumain na naman ng crackers, yung ano, skyflakes na may asin. Pag bumaba na naman ang kidney function niya o ano na naman. Kasi napunta doon sa kusina, nakuha ng gusto niyang kainin. Doon, sugisina sa itaas. Dati dito din na siya makakababa. Ako nga yung mga paborito kong pagkain na mga gusto kong kainin. Kahit gusto kong kainin, hindi ko na makain. Kasi nga bawal. Nagkain lang ako ng cake noon sa birthday ko. Kasi kumain ako kasi akala ko. Hindi na nga ako, hindi ko na ma-celebrate ang birthday ko. Hindi ko na makikita mga anak ko, yung apo ko, hindi na. Kasi karamihan sa mga ovarian cancer stage 4, kaunti lang ang na-survive. Ang iba, nababasa ko sa mga, ano, nag-research ako tungkol dyan sa mga, sa ovarian cancer. Bata pa, hindi kinaya. Kinaya ang chemo. Namatay din. Hindi nag-respond yung chemo sa katawan. Kasi may mga cancer kasi na sobrang, ano, sobrang aggressive. Hindi nakakayanan ng chemo. Natatalo ang chemo. Kaya nga, blessing, dahil yung chemo nag-work sa akin. Pero ang iba, hindi daw na-work. Kasi aggressive yung cancer. Kaya nga, sabi ng mga doktor, ang ovarian cancer ay mahirap gamutin. Kaya blessing, na yung chemo ay ano, nag-respond sa katawan ko. Bawal sa akin ang ma-stress. Pero syempre, masakit ang loob ko. Gusto kong ilabas yung sakit ng loob ko. Kasi syempre, pag naisip ko lang yun,
ako na naman na mahirapan. Kasi ganyan ako eh. Pag may na, ano ako, sinisip, ano ko lang, yan. Sa pity ka. Hindi ko linalabas yung, ano ko, sama ng loob ko. Kaya ngayon, ginagawa ko na, silalabas ko ang sama ng loob ko. Mamaya yan, okay na ako. Pero dati hindi. Nandito lang yan, oh. Dito lang. Sabihan ko si Papa mamaya na total hindi niya naman na ano ang ano ko. Hindi niya na-appreciate ang mga ginagawa ko. Caregiver na lang mag-asikaso sa kanya. At yun ay i-appreciate niya. Kasi hindi. Hindi ko nakikita na appreciate ako ni Papa. Wala. Yung iba akong kapatid, oo. Appreciate niya talaga. Kahit hindi sabihin, nakikita mo sa kilos. Si Nene, appreciate ni Papa. Si Edith, si G. Si Sunny, si GR. Hindi, kahit hindi sabihin, nakikita mo sa kilos. Pero ako, wala. Hindi ako nagmamakawa. Nakikita mo naman sa kilos. Hindi ako nagpapaawa sa mga sa pamanood nito. Hindi ako nagmamakaawa. Sinasabi ko lang yung naramdaman ko. Kasi nakikita naman naman sa kilos eh. At hindi ko rin sinisiraan si Papa. Masakit lang ang loob ko. Kung wala lang siguro trabaho si Nini sa ospital. Yung mag-asikaso kay Papa, masaya yun si Papa. Tulad noon, yung nakasakit ako, nandoon ako sa bahay natin. Kasi wala akong matulogan sa kwarto kasi grabing mga gamit. Alam nga naman, magtulog ako sa ibabaw ng mga gamit ko. Dami ko kasi mga gamit. Kaya wala akong matulogan noon. No, yung ano na, pinamigay ko na yung iba ko. Kaya ngayon, kaunti na lang mga gamit ko. Marami pa nga akong ipapamigay. Kasi yung daming gamit, wala din halaga. Pag namatay ka, ibabasura din yung gamit mo. Ang iba, ipapamigay. Mas mabuti pa, ikaw na lang ka na lang mamigay at ikaw na lang magbasura nung ayaw mo. Isang iisipin mo na pag namatay ka, itatapon yung mga gamit mo, ibabasura. Kayo nga ang ginagawa ko. Pinapamigay ko niya yung iba kong mga gamit. Para kaunti na lang mga gamit ko. Siyempre, mga anak ko, mga lalaki. Wala naman kong anak na babae. Kaya siyempre, lahat ng mga gamit ko siguro, ipapamigay. Kaya mas mabuti ako na lang magpamigay, ako na lang magbasura ng mga gamit ko. Kaya yun dahil lang kung bakit doon ako kaya tinatira. Kinuha ko ni ate sa ospital. Pinick up niya ako. Dinala niya ako sa bahay niya. Doon ako sa isang kwarto. Nag-stay. Kasi sa bahay, mga dalawang kwarto, naka-occupy doon, mga gamit ko. Kasi nga, natutulog ako doon sa taas. Kasi nga, binabantayan ko si Papa.
anim na taon ako nakatulog sa ano, sa couch. Tapos sa kabila si Papa, binabantayan ko nga kasama siya. Kasi nung nagkasakit si Papa ng gallstone, nung simulan daw 2016, June, doon ako sa couch na tulog. Malaki naman yung couch na yun. Parang single bed. Kasi iba, pero iba naman talaga nasa kama ka kaysa nasa couch, matutulog. Anim na taon. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Ay, limang ano pala. Limang taon. Kasi nagkasakit na ako noong September 5th, 2021. Umalis ako kahatin, yung maalis na kami doon sa bahay namin na luma. March 15 na yon. Kasi nagsisimula na ako mag-impake ng mga gamit ko at sinusort out ko yung mga gamit ko na ipamigay. Naoperahan pa lang ako noon. Naoperahan ako ng January. Tapos February, March 15, sige na akong impake. At nabuhat, nahila, mga gamit ko. Bawal pala yun. Naglagay lang ako ng support. Kasi nga hindi ko iniisip na may sakit ako. Tapos pagdating dito, May 1, nag-chemo ulit ako. Tatlong beses pa. Kahit masama ang pakiramdam ko, nabuhat ako, nakilos ako. Naluto ako. Pag masama ang pakiramdam ko, yan, maiga ako. Pag medyo okay na ako, mabuhat ulit ako. Nakita ng mga anak ko kung paano yung ano, pero hindi ko pinapakita yung sobra na talo ako. Kahit doon ka ate,